you're enjoying these videos, subscribe. Let YouTube know that I'm doing a good job by subscribing to the channel. Plus, you'll get notified when I have new videos coming out. And finally, if you're enjoying what I'm doing, give it a like. Just click on that thumbs up, and that way YouTube knows that you like it, and they'll pass it along to other people that might enjoy my content as well. I really appreciate it. Thank you again. Let's get started. Magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon ay mayroon tayong seminar ng chips making. Ito ay paano gawin ang taro chips at ang banana chips. Ang flavor natin na gagawain ay ang sweetened at saka ang cheese flavor. So ito ang mga dapat na mga gamit na kakailanganin natin. Ang timbangan, ang measuring cups, ang slicer natin o pang manipis ang mga chips, ang ating pang ladle na pangluto, another ladle, kutsilyo, kaserola, tray para patuluan natin na mantika mamaya, tray, at dito natin ilalagay yung naluto nating chips, and a colander or strainer para mapatulo ang mantika. We have here ang frying pan at saka stove. Ito ang kakailanganin natin. Ito ang mga sangkap na gagamitin natin. Banana chip, ang saging, dapat hilaw. Dapat bago siyang nakuha sa puno, huwag yung hinog. And then ang taro or ang gutya, tawag ng iba. Sugar, pwede niyong piliin brown sugar or white sugar. Ang ating mantika na gagamitin. At mayroon akong add-on na glucose, cheese powder for our cheese flavor. At ito yung ating packaging material na gagamitin mamaya. Unahin nating lutuin ang ating pang-flavor. Ito ay 3/4 kilo of sugar. Brown ang ginamit natin. Ay lagyan natin siya ng water ng 1 kilo. Lutuin natin hanggang matunaw. Pag natunaw na ito, ilagay natin ang glucose na 1/4 lang na cup, 1/4 cup. Ito ay upang kumintab o maging shiny ang inyong chips. Optional lang ito. Pwede naman na asukal lang, wala ng glucose. Yan, 1/4 lang, 1/4 cup lang sa 1 kilo. Okay. Yan, then ilagay na natin dito. Then, tunawin natin. Napakadaling gawin ang chips. Bakit natin kailangan unahin ang pang-flavor natin? So that, pag naprito na natin ang mga chips, malamig na ang solution na ito. Hindi siya kailangan lumamig muna ang solution, sugar solution na ito, bago natin ilubog mamaya ang mga chips. Okay, so natunaw na siya. Pinatay ko ng apoy. Ito ay atin nang isit aside. Okay. Magpainit na tayo ng mantika. Unahin nyo natin yung taro na iprito. Kailangan deep fry. Kailangan maraming mantika ang ilagay upang lulutang ang inyong chips. Of course, kailangan balatan muna natin ang taro upang matanggal natin yung mga dumi na nakadikit. Pagkatapos niyan ay hiwain natin. I-slice natin ng manipis. Kailangan i-adjust natin ito
sa gusto nating or sa desired na kanipis ng ating chips. Ganito lang yan. Kailangan ma-slice ang lahat bago mag-umpisa mag-prito. And then pagkatapos niyan ay hugasan. Pagkatapos nating mahiwa o ma-slice, kailangan hugasan natin ng tatlong beses nang sa ganun walang kati yung ating taro chips. Kasi yung dulas na yon ang magpakati. Kailangan wala siya. And mas madali rin siyang iprito. So ngayon, ang sunod ay ang pagluluto. Okay. Sa pagpiprito ng taro chips, ang sikreto dito ay kailangan very hot. High temperature. Bakit kailangan high temperature? Upang hindi niya masipsip ang mantika. Dahil pag hindi high temperature, sisipsipin ng chips ninyo ang mantika. And then magkakaroon ng hindi kaaya-ayang lasa. At hindi rin maganda doon sa packaging ninyo dahil lalabas doon yung mga mantika. Kaya sabi nila, ano daw yung sikreto ko? The only secret is mataas ang apoy, malakas ang apoy, high temperature ang mantika. Okay, subukan natin kung pwede na siyang lagyan ng mga chips. Pwede na tayo magluto. Malaman ninyo na mainit na ang mantika pag drop ninyo nitong taro, lulutaw kaagad or mag-float kaagad yung taro. Okay, antayin natin ang pag-init na mantika. So, kailangan talagang mainit. That's why ang ginagawa namin sa Bimotrills Farm ay talagang kawa na malalaki and talagang ang pugon ay hindi nawawalan ng apoy. And we see to it na monitored ang temperature ng mantika. Pag drop mo, mag-float ka agad, ibig sabihin pwede na siya. Kunti lang nilagay kong mantika, kunti lang ang lulutuin natin. Kasi kung matagal, sisipsipin niya lahat ng mantika niyo, it will be very expensive and hindi maganda dahil ang inyong chips ay maraming sisipsiping mantika. Okay, pwede na siyang unti-untian. Ganito lang ang paglalagay upang hindi magdikit-dikit. Kailangan mayroong kayong kasama na mag-assist sa inyo. Yan. Tignan nyo. Floating sila. And then, hayaan muna na medyo maluto siya bago ninyo ukayin. Or else, magdidikit siya dito sa inyong ladle. Huwag ninyong i-crowded yung chips pag magluto. Ganyan lang, konti lang. Kasi pag marami, hindi ka agad maluto. Dahil ang chips, kailangan quick cooking. Sana naunawaan ninyo. Alright. Pag medyo tumigas na siya, pwede na ninyo siyang i-turn, ibaliktad na ganyan. Okay. Dito nakahanda na yung paglalagyan ko. Kailangan colander or strainer upang sa ganun yung mantikang naiwan sa kanya o madadala ay mag-drip. Tutulo dyan. Okay. So, ganyang kanipis dapat. Then, dapat kung mayroon kayong pilian, dapat yung same sizes ng taro rin ang inyong gamitin, if possible. So that ang pag-packing ninyo mamaya, uniform din sana yung mga sizes. Para maganda siya tignan, presentable sa pagbebenta natin. Alam ninyo, ang mga buyer, mata ang ginagamit. So kung
very kaaya-aya sa mata, makukumbinsi tayong pulutin nila yung ating produkto. You see, paano nyo malaman na luto na siya? Malutong ang tunog. Ito oh, bingi pa. Kaya kailangan pa na iluto pa siya. And mag-brown ng konti. Yan, tingnan nyo, malutong na ang tunog pag ganyan ninyo. Then it's time na. Malutong na ang tunog at ganyan na ang kulay niya. Then ilagay natin dito nang sa ganun makatulo yung mantika. Then ulit. Ano tayong dalawa? Yan, ganda na kasi mainit na yung mantika. Huwag kaagad i-turn, huwag kaagad o gagalawin. Antayin na medyo naluto konti na hindi na siya didikit sa ladle or strainer na ito. That's the time na i-turn ninyo. Okay? Napapansin nyo, yung mga maliliit na slices, mas mauna siyang maluto. But it doesn't matter. Kaya dapat nga na i-classify natin kanina. Yung maliliit, maliliit. Okay? Malutong na? Naririnig nyo? Yung tunog. Oh. Upang sa ganun, malutong din yung ating chips. Okay. Isa pa. Tandaan ninyo ha, after slicing, dapat mahugasan ng 3 beses ang na-slice na mga taro upang mawala ang kati. Ito, pag nakatulo na yung niluto natin, ilagay natin dito sa cheesecloth upang yung naiwan, yung mga naiwan na mantika ay sisiksipin na naman ng cheesecloth or paper towels, kitchen towels, pwede yun. Our goal is hindi gaanong mantikain ang ating chips. Remember, huwag kaagad pukayin ang nilagay na chips pag hindi pa na semi-cook. Napakadaling ibenta, mabenta itong taro chips. Ang market namin noon ay ang airport. At sa iba't ibang mga pasalubong center. Mabili siya. And if you can produce, dito sa ATI, mayroon ding pasalubong center. At pwede ninyong i-display dito ang inyong mga produkto na magawa. Then, pwede ninyong gawing pampabaon sa inyong mga anak. Instead na bumili sila doon ng mga junk food. At least ito ay natural na pagkain. Diba? And hindi tayo mag-alala na kung ano ang binili ng anak natin sa school. O narinig ninyo, malutong na malutong. That's the time na ilagay na dito. Ngayon ay
Mag-proceed tayo sa paggawa ng banana chips. Isahin lang natin mamaya ang paglalagay ng flavor. Okay, sabay natin. O nang ganon, ang ating mantika ay hindi malagyan ng sugar. Dahil ang sugar, madaling masunog. So, ang gagawin natin, babalatan, hinugasan ko na yung saging. Ngayon ay babalatan natin. Ganyan lang yan. Ang gamit ng iba ay kutsara. Sa pagbalat, dalawang bisis lang iganon. But then, sa mga expert, yung tagabalat namin, 1 peso per kilo ang charge namin sa nabalatan. So, sometimes, yung isang tao makabalat ng 1,000 kilos a day. So, yan ang income niya. Kaya, pag gumawa tayo nito, marami tayong mabibigyan ng trabaho. O kahit na nasaan tayo, pwede natin gawin. Ganyan lang. Ngayon ay mag-slice tayo ng saging. Iba't ibang paraan ng pag-slice ng saging. Pero ngayon, ito ang slice na gagawin natin. Kailangan naka-flat yung inyong daliri nang sa ganun hindi maisama na mas-slice. Anong mangyari kung nakaganon daliri nyo? May possibility na sugat kayo. But kung naka-flat, mag-feel ng palad ninyo. No? Maka-flat ang daliri. Ipakita ko din sa inyo ngayon kung saan mag-slice na hindi pahaba na ganito. Ganito. So, meron din paraan na nakatayo. Patayo nyo or slanting. Kung ang gusto ninyo ay padilog. No? Gusto niya padilog, pa-slant din na ganyan. Ang technique namin sa madiliit na saging, upang ganun ay malalaki siyang tignan, ay ganito ang pag-slice namin. Slant. Ganyan. Ganyan ang klase. So, marami kayo nakikita na binibenta ganitong slice or pwede rin below, straight lang na ganyan. So, maraming paraan sa pag-slice. Kasi mainit na yung ating mantika, mabilis siya ng luto. Kailangan natin mabilis. Kailangan sa pagluluto, may pati kayong kasama, may assistant kayo na pwede mag-abot ng mga kailangan pa ninyong iba ang mga kagamitan. Pag masipag tayo, napakabilis kumita ng pera sa paraan na paggawa ng cheese. Okay?
hindi pa kasi siya luto, ginalaw po natin ngayon ang risol. Difficult siya. Kaya iwasan na galawin yung niluluto natin na hindi pa siya ang luto. Kasi difficult. Slice muna ninyo lahat bago kayo mag-umpis ang luto. Or somebody ang nag-slice, iba din ang nag-luto. Tayong gumawa ng walang flavor kasi yung mga may diabetes, yung mga health conscious, ayaw nila ng may flavor. At mabili rin siya yung natural lang. Emphasize natin natural, not unsweetened, or pwede rin salted. Isok lang siya sa konting asin bago itrito. Or natural lang, napakasarap pa rin kahit walang flavor. So, mayroon tayong mga customer na minahanap ay walang flavor. Ganun man sa taro o sa banana. Ganda na po ngayon. Palatandaan na isa, kapag malaman ninyo na luto na siya o crunchy na siya, yung gitna ang unang maging brownish. Pag brown yung gitna, ibig sabihin okay na siya. So, pwede na ninyo tanggalin. Kilo of water. Yun ang proportion niya. Sa 50 grams na cheese ay 1/2 kilo of water. Niluluto din ito. Ito ay kailangan masayin natin. Para matunaw ang cheese. Ang iba, hindi nila niluluto sa tubig. Ang iba, nilalagay na
diretsos, chips, pwede rin naman. But ang technique ko sa pagluluto niya, upang sa ganun ay pantay-pantay, kailangan na ilubog ko ang chips dito sa solution. Kailangan natunaw yung chips. Una natin lutuin mamaya ay yung sweet temp. I-ready lang natin itong cheese flavor. Yung cheese flavor na yan, magbibili natin sa mga ito, department stores. Okay. So, natunaw na siya. Alright, papatayin ko na ang apoy. At isang set aside ko na siya. Dahil ang unang natin lutuin ay ang sweet flavor. Okay. Una si taro. Okay, ngayon ready na ang ating dalawang flavor. This is the sugar and this is the cheese flavor. Ang una nating gawin ngayon ay ilulubog natin ang taro sa sugar. Kita niyo yung solution natin? Sugar solution. Right. But ngayon, ang technique is kailangan hindi gaano mainit ang mantika. Kanina sa first frying, kailangan mainit yung mantika. But now, dahil sa second cooking na at asukal, kailangan low fire. Tandaan ninyo, sa unang pagpiprito, kailangan mainit. But sa pangalawang pagpiprito, na mayroon na siyang flavor, kailangan low fire. Low fire siya, nang sa ganon, hindi masunog ang asukal. Dahil ang asukal, napakadaling masunog. Anong palatandaan na luto na pala? Huh? Anong palatandaan? Yun ay, pag hindi na siya maingay, wala na yung maraming gula o bukal dyan. Ibig sabihin, pag tumahimik na siya, yung mantika, tumahimik na, ibig sabihin, luto na siya. Wala na yung mga water. Okay? Tandaan, huwag kaano nataas ang apoy. Nang sa ganun, hindi isunog. Okay, tandaan, palatandaan ay kung tumahimik na yung mantika, ibig sabihin, lupok na siya. At isa pa ay ang kulay. At pag ginanyan ninyo, medyo malutong na. But huwag niyong asahan na talagang malutong na malutong ang kanyang tulong. Dahil, pag lumamig siya, saka pa siya lulutong. Okay. Yun. Tahimik na siya, di ba? We will try another. So, nakita ninyo sa sugar. Kailangan ang sugar solution malamig na bago ninyo lalagyan. Okay? Kailangan malamig na upang dumikit yung asukal. Pag mainit, hindi siya gaanong didikit o hindi niya masisiksik. So, kailangan lumamig ang sugar solution. Kanina, kailangan at pag malambot ka, hindi siya gagalawin. Hindi siya i-turn. Okay? At sinirupot na siya, kapag hindi siya i-turn. So, ganun. Habang malapit na siya maluto, ibabad nyo na siya sa sugar. Kailangan hindi mabilis. Or mayroong in charge sa pag maramihan na kayo magluto, may in-charge na sa sugar,
ma-enchant sa inyo ito. Okay? Ito na mo siya. Na siya. Sabi niya, masunog na ako kung hindi mo ako kukunin. Diba? So, I hope ito ay mapag-produce kayo at gawin pang kabunayan. Gaano katagalin ang pagbababad sa side ng chips sa kanyang solution. Ngayon ay ang banana naman ang lalagyan natin ng flavor. Okay? So, sweet pa rin. Antayin natin na uminit. Okay. Ibabad natin ng few minutes ang saging upang ma-absorb niya ang sugar. Remember, itong sugar natin ay dinilute natin and we put glucose. Huwag din gaanong tagalan ang pagbababad dahil lalambot siyang masyado. Okay. Kailangan ma-drain din yung syrup solution bago natin ibuhos sa frying pan. Okay. Always remember, huwag mataas ang temperature pag niluluto natin ang chips with solution. Kagaya rin kanina sa taro, the same process lang. Pag nag-brown na, mapansin nyo at medyo parang may crystal siya, kumikintab, that's done. Thank you.
Okay. Babad natin ito ulit. So napansin nyo, walang pagkakaiba ang paggawa ng banana chips sa taro chips. Only the slicing, ang shape, ang pagkakaiba niya. So anong sabi natin? Review. Sa first frying, mataas ang temperature ng mantika. Sa second frying, low temperature. Dahil ayaw nating masunog ang mantika. Yun po ang sikreto ko. Okay. Then we will go to the next. Tapos ito, we will go to the next flavor. Ang i-flavor natin ng cheese ay only the taro. Hindi ako naglalagay ng cheese sa banana. Okay. Okay, sa taro, paano natin lagyan ng flavor na cheese ang taro? Kung kanina ang sweet kanina ay kailangan lumamig na yung solution. But for cheese, kailangan maligam-gam, mainit yung ating solution so that ma-absorb siya ng chips na first fried. Remember, pag cheese na, sabi ng iba, hindi man nagkulay. It's because malamig na yung solution. Kailangan maligam-gam yung solution. Okay? Medyo warm yung solution. Nang sa ganun, ma-absorb ng chips ang flavor. Okay? So, ibabad natin. Na-off ko na ang fire. Kinainit ko lang ng kaunti ang cheese solution. Mag-try na ulit tayo. So always remember, isok, wag gaanong matagal. Enough lang na nakasipsip siya nung solution natin. Yan, kita niyo. And then, hindi rin gaanong mainit. Subukan natin kung pwede. Okay na. So, ganun pa rin. Okay, ito na ang ating cheese flavor. So nag-orange yung kulay ng ating chips.
sana magawa ninyo ito at gawing pangkabuhayan. Ano sabi natin kanina, pag tumahimik na yung mantika, luto na siya. Kasi hindi natin ma-feel na malutong siya pag sa second cooking, second frying. Right? Palamigin at mag-packing and labeling na tayo. Open muna natin lahat. And be sure, dahil hindi na siya dadaan ng apoy, kailangan naka-gloves tayo, malinis, dahil hindi na siya ma-disinfect pa ulit. Hindi malulut, hindi na siya dadaan sa apoy. Kaya maingat na tayo when it comes to packaging. Alright. Habang nagpapak tayo, kailangan na timbang. Ganito lang yan. I-arrange din natin siya. So, ilalagyan natin, nilagay kong tatak ay 100 grams. Okay. Ang 100 grams na ito, binebenta ko ito ng 35 pesos. Okay, dapat 100 grams. Kulang siya. Okay. Okay, tiyakin natin na the same ang timbang. Kung ano nilagay natin sa ating label na yun ang timbang, yun talaga ang timbang. Nang sa ganon, hindi tayo magkaroon ng problem. Alam nyo ba na ito ay natutunan ko sa training na binigay ng Rural Improvement Club ng Department of Agriculture through the Agricultural Training Institute. So ito ay binabahagi sa inyo. Nang sa ganun ay magkaroon din kayo ng pangkabuhayan na gaya ko. So nailagay, naipasok na natin sa packaging ang ating mga chips. So, pagkatapos niyan, of course, natimbang na natin siya. Ngayon ay i-seal na natin. Tiyakin natin na maganda ang pagkakasil so that hindi siya pasukan ng hangin na siya ang sisira sa ating produkto. Okay? Check. Tingnan niyo, hindi siya nadala. So, ulitin natin. Alright. Yan. Napakadali. Alright. So, pwede na ninyo ito ibenta ng 35 pesos or 40 pesos. But, of course, iba-iba ang pinanggalingan, iba-iba ang cost ng ating source of raw materials. So, i-adjust din ninyo. Kailangan gumawa kayo ng computation kung saan kayo kikita. Kailangan maging presentable ang ating produkto. Nang sa ganun, maibenta natin. Okay. Okay. So, tignan ninyo, wala kayong makitang traces of oil dahil kailangan
na ilagay natin siya, nasala natin ng mabuti yung mantika, napatulo. Upang sa ganun ay walang kitang mantika sa ating produkto. Yan. At nagkukos ng rancid taste. Pag hindi natin matanggal ang mantika. And remember always, yung init sa first frying, ulit-ulitin ko, kailangan ay mataas ang apoy or high heat. Ang second frying is low heat. Okay. Challenge lang po sa inyo na dito po, dahil sa pagluluto ko ng banana chips, nakapagpatapos ako ng aking mga anak sa kolehiyo. And I hope na makatulong din ito sa inyo. Kung kailangan nyo pa ng further na pag-aaral, you are most welcome sa Vimo Trail Farm sa Tupi, South Cotabato. Maraming maraming.